Hi guys! Dalawang minutong, mabilis! Pero bago yon, bugtong-bugtong, sagutin ang tanong. Nababaon? Hindi naman pako. Nalulunod? Wala naman sa dagat. Ano ito? Utang! Yung iba sa inyo, alam kong baon na baon sa utang. Lumulubog na halos dahil walang pambayad sa utang. Pero meron akong susabihin sa inyo, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Dahil sabi ni Lord, you are the lender, not the borrower. Ikaw ang nagpapautang, hindi ikaw ang nangungutang. Pero may mga tao, no? Kahit sila na yung nagpautang, nahihiya pa silang maningil. Kasi may mga tao naman kasi kapag siningil mo sa kanilang utang, eh galit pa. Una sa mga nagpapautang, gusto kong sabihin sa inyo, you know, nagpautang ka para tumulong, hindi para manggipit ng kapwa. Tandaan mo ito, na ikaw din may utang sa Panginoon, hindi lang ng pera, kundi ng buhay, ng kapatawaran, ng kaligtasan, ng proteksyon. Sa mga tao namang nangutang, mahalaga yung integridad natin kesa doon sa mga pera, palusot, excuse na kung ano-ano ginagawa natin. Gumawa tayo ng paraan, manalangin sa Panginoon, magtrabaho, makiusap, gawin ang ano yung tamang dapat gawin para makabayad sa pinagkautangan natin. Kung talagang wala pang pambayad, ang pinakadabis sa pambayad, alam nyo kung ano, pagpapakumbaba. Walang katapat na pera yung pagpapakumbaba na yan para sabihin, sorry po, I will do my best, gagawin ko ang lahat para makabayad. Pag ganun ang attitude natin, be-bless ka ni Lord. Sa mga tao namang nagpautang at hindi makabayad, huwag tayong gumawa ng mga patong-patong, yun ang ayaw ng Panginoon. Ang gusto ng Lord, umunawa, maging mapagmahal lalo sa panahon ng pandemya na kung saan nangangailangan ng tao ng lahat halos ng pera. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, lahat tayo may utang na loob sa Diyos. Lahat tayo nabaon sa utang dahil sa sumpa ng kautusan. Pero tinubos tayong lahat ni Kristo diyan. Kaya gusto tayong bigyan ng mindset ni Lord. Huwag tayong mangutang dahil pagpapalain ka ng Panginoon sa iyong mga pangangailangan. God bless you!